Late nga na naman tayo mga idol for today's video. Pero kagaya ng kasabihan, it's better late than never. Kaya nga, umpisa na natin itong naging laban ng Lakers at ang San Antonio Spurs kung saan talaga namang nilampaso nila Anthony Davis itong team ng San Antonio. Alam nyo ba mga idol, si AD in the first quarter ay 18 puntos agad ang binigay sa team ng San Antonio at talaga namang tinambakan na nga simula sa first hanggang fourth quarter. Kaya naman si AD ay medyo matagal na galampay nga at naglaro lamang siya ng 27 minutes. Pero grabe naman ang kanyang mga puntos kanyang ginawa. Meron siyang 30 puntos in just 27 minutes, 18 rebounds, 2 assists, 3 steal at 1 block. Kanyang plus minus ay plus 34. Grabe nga yun mga idol. Tapos tumulong pa si Austin Reeves ng kanyang 21 points at itong si Russell Westbrook off the bench double-double, 10 points and 10 assists. Ang isa nga sa mga naging sikreto ng Lakers sa kanilang panalong ito ay ang kanilang magandang ball movement na nagresulta nga sa easy points. At maganda rin ang kanilang shooting this game. Sa field ay 52% nga sila, sa kanilang mga 3-pointers ay 35% at 12 3-pointer ang kanilang na-shoot. At syempre ang big performance from a big time player na si AD ang isa rin sa mga rason. Napaka-efficient niya pa rin mga idol. 12 out of 19 nga siya sa field, 63%. At base nga sa aking panonood mga idol sa pag-oobserba kay Anthony Davis this past few games at kung bakit nga siya very dominant lately, ay parang nai-embrace na ni Anthony Davis yung pagiging sentro ng Lakers. Parang tinanggap niya na nga ito sa kanyang saloobin. Dahil mga idol, ngayon ay parang napapansin ko na talagang nakikipagbanggaan na nga si AD sa mga sentro ng kalaban. Hindi na nga siya nahihiya sa contact at ginagamit niya yon as an advantage dahil ngayon ay medyo malaki na rin ang katawan ni AD. So mga idol, I think yan lang naman sa aking opinion base sa aking panonood ay yan ang ginagawa ni AD lately kaya naman napakagaganda ng kanyang mga performances. Nakikipagbanggaan, nakikipagkalabawan na nga itong si Anthony Davis at hindi na nga lang panay shooting sa mid-range at 3-pointer ang kanyang ginagawa. And as a result, Lakers merong 3-game winning streak. Well, yan lang naman mga idol ay para nga sa aking opinion. At syempre, meron din naman kayo base rin sa inyong pag-obserba. Kaya naman kung sa tingin nyo may ibang dahilan ay free to comment down below para nga mapag-discussan natin yan. At mga idol, dito rin sa labang ito ay pinatunayan ni Patrick Beverly na tama ang kanyang pahayag na stay with it. There are some heavy hitters coming back. Pagpapatungkol niya kay Dennis Schroeder pati na nga rin kay Thomas Bryant. Dahil mga idol, second game in pa lamang itong dalawang player ngang ito. Ngayon nga si Schroeder ay nagtala na agad ng 13 points, 2 assists. Samantalang si Thomas Bryant mga idol, mas better ang performance with 15 points, 9 rebounds, 5 out of 5 sa field, 100%. So yan ang tinutukoy ni Patrick Beverly na makakatulong pa dito sa team ng Lakers itong mga heavy hitters. At itong mga heavy hitters na to na sila Schroeder at Bryant ay talaga namang nag-hit ng heavy para nga sa team ng Lakers kaya nga panalo sila sa labang ito 123-92.